Bago po nating series, teaching series is called Supernatural Miracles of Jesus. So nandito na bless nung last or preview series po natin about Wonder Working God. Na-bless ba kayo ron? Amen. And I do believe, totoo pong gumagawa po ng miracles pa si Lord even unto this day. Amen. So, yung pong napag-aralan po natin on that previous topic is different from what we're going to be studying on this one. But this time, we're gonna go deeper po dun sa mga exact miracles na ginawa ni Jesus dun po mababasa po natin sa Bible. So, kaya po napag-usaman po namin last time para nakakabitin yung series kasi obviously hindi lang naman po apat na beses gumawa ng miracles ang ating Panginoon, right? So kulang po yung apat na weeks na yun na pag-aralan po talaga natin yung mga miracles na ginawa ni Jesus. In fact, if I will show you some statistics here, sa Bible po, in the New Testament, there are recorded 17 bodily cures. Meron po 6 deliverance from demons, 9 raised from the dead, and 3 miracles over nature. So a total of 35 recorded miracles po na ginawa ni Jesus dun sa New Testament. Obviously, hindi lamang din po 35 yon. But ito lang po yung recorded sa New Testament. As a matter of fact, kung mabasahin po natin yung John chapter 20 and verse 30, sabi po doon, Jesus did many other miracles in the presence of His followers that are not written in this book. So meaning, hindi po nakasulat sa Bible yung mga ibang ginawa na miracles sa Jesus. Because, but these are written so that you may believe that Jesus is the Christ, the Son of God, then by believing, you may have life through His name. Sabi rin po sa John 21, verse 25, there are many other things Jesus did. If ever one of them were written down, I suppose the whole world will not be big enough for all the books. Imagine that. Hindi naman po sasapat yung number ng books na masusulat, no? Kung ire-record po lahat yung ginawang miracles to Jesus. Amen. So kaya po, magpapatuloy po tayo sa pag-aaral ng mga miracles ni Jesus. And again, I just want to tell you that these miracles are not made up stories. Hindi po ito inimbento lang sa Bible para mabasa natin so we can enjoy and be amazed. Wow! Ang galing naman. It's amazing. No, these are actually historical accounts. Because totoo pong nangyari ang mga bagay na to. Amen? They really did happen. And the good news is, it's not just a thing of the past. Hindi lamang po sa past ginagawa, nangyari o yung miracles. Miracles can still happen to us today. Sabihin mo sa katabi mo, miracles can happen in your life. Amen. Kaya po ang title po ng message ko for this afternoon is, He Can Do That Too. If Jesus did it back then, kung ginawa ni Jesus yung miracles back then, He can still it. He can still do it today to you. Because our God is a God of miracles, the God that we worship is a wonder-working God, a miracle-working God, and He is with us. Amen? Can you just bow your heads and join me for a short prayer? Father God, salamat po sa hapong ito, Lord God. We honor You, Lord, and we recognize Your presence in our midst, Lord. Help us, Lord, understand and put it in life, Lord God, the things or the lessons, Lord, na mapapakinggan po namin sa hapong ito, Lord God. Kayo po ang maging aming tagapagturo, Lord God, at maging mapalinaw sa amin, Lord God, yung mga meanings or yung reasons behind the miracles You did. All the glory belongs to You in Jesus' name. Amen. So meron po ba kayong Bible? If you have your Bibles, can you turn with me to the book of Luke chapter 8? Luke chapter 8. Amen. So I want you to, on your free time later, basahin niyo po yung buong Luke chapter 8. Napakaganda po nitong chapter na to because this chapter is jam-packed. Punong-puno po ng action, punong-puno ng stories, punong-puno po ng lessons. Actually, some of the verses there can be a sermon in itself. No? Kaya napakaganda po nung content ng Luke chapter 8. No? Actually, doon po natin nababasa yung makikita rin po yung, if you remember my last
preaching last time, no, yung kung saan Jesus calms the storm. Meron din pong account si Apostle Luke na sinulat niya doon. Amen. But last time, pinag-aralan po natin yun based on the perspective or in the account of Apostle or the disciple Mark. No? Pero ngayon po, meron din pong sinulat si Luke about that. So, if you will remember, kung natandaan niyo po, it was actually Jesus' idea na, just giving you a background doon po sa topic na ituturo ko po sa inyo. So, doon po sa chapter 8, mababasa po natin doon na nagpunta po sila doon sa lake. The reason why they go there because they want to go to the other side of the lake. So, tatawid po sila doon sa kabilang ibayo, sa kabilang bayan. Amen? So, kung titignan po natin yung map, so, yan po, makikita niyo po doon sa Capernaum. Doon po sila nang galing, tapos yung Sea of Galilee. Then, tatawid po sila doon sa kabila, sa bayan ng Gergesa. No? And makikita niyo po yung Decapolis doon. Actually, in Decapolis, meron pong, ibig sabihin po nung Decapolis, around that 10 cities, o meron pong 10 region doon na bumubuo ng Decapolis. Pero si Jesus po, like I said, it was his idea to go over to the other side. Why he wants to go to the other side, no? And during that trip, natandaan niyo po na nagkaroon po ng storm doon sa kalagitnaan ng Sea of Galilee na kung saan muntik nang mamatay yung mga disciples. Remember that? And then sabi nila kay Jesus, Lord, ba't ka natutulog sa gitna ng bagyo? Don't you care that we're gonna die and we're gonna drown? So alam po natin yung story doon. So nakarating po sila doon sa other side. No, yung pong other side ay yun yung Gergesa or yung region of, I forgot the exact name. So dito po matatagpuan yung demon-possessed man. Natandaan nyo po yon, pero hindi po yun yung topic ko. So, doon din po nangyari yung kung saan pinalaya ni Jesus yung demon-possessed man and yung demons pumunta po doon sa mga pigs. And then yung pigs nag-jump over sa lake. No? I just want to highlight something here. Why do you think God o si Jesus nagsadya doon sa lugar na yon? As a matter of fact, yung lugar po na yon is not a place for the Jews. It's a place of Gentiles. Kasi po kung ikaw ay Jews, hindi ka mag-aalaga ng pigs. Kasi haram po sa kanila yon. No? Hindi po sila kumakain ng karne, ng baboy, at bawal po nilang hipuin o alagaan yung pig. So, why do you think Jesus decided to go over there at muntik ng, you know, malagay sa alanganin yung buhay ng kanyang mga disciples? And the reason is because he wants to set free a demon-possessed man there. So what's the point? Here's what God wants to tell us this afternoon. Napakabuti po ng ating Diyos. Alam niyo, wala pong nasasayang sa mga plano ni Lord. Wala pong hindi importante kay Lord. Lahat ay importante. Imagine that. Sinadya niya yung isang tao lang because that person is important to him upang palayain yung tao na nahihirapan. And God is saying this to you. Alam niyo, hindi po binabaliwala ni Lord yung situation mo na akala mo hindi ka mahalaga kay Lord. Akala mo kinalimutan ka ni Lord. Akala mo baliwala kay Lord yung situation mo, yung issue mo, yung problema mo. No. He sees that. He knows it. And He will come to you to minister to you and to help you. Just like what He did. Sinadya ni Jesus yun. Puntahan. Kaya ganun din po tayo. Kala natin, minsan hindi nasasagot yung prayer natin. Nakakarinig tayo ng testimonies, answer prayer, this is mga praise report. Kailan kaya ako? Nakalimutan kaya ako ni Lord? Paano yung sinulat ko? Wala pang sagot. And I just want to remind you, God never forgets you. Hindi kinakalimutan ni Lord. You just have to wait pag dumating sa iyo ang help ni Lord. Just like what did demon-possessed man. Amen? So after po na nangyari yun, of course, napalaya na po niya yung demon-possessed man. And then nangyari po, tinaboy si Jesus. Kasi nagulo yung kanilang hanap buhay. Ikaw nga naman, meron kang halagang pigs and then tumalon bigla dun sa ano. So, nawalan ka na ng kabuhayan, sabi nila kay Jesus, Lord, pwede ba balik ka na lang dun sa kabilang town, tawid ka na lang ulit kasi we don't want any more damage sa aming livestock o sa aming livelihood
na mangyayari. So, kaya po ang ginawa po si Jesus, bumalik na po ulit sila doon sa kabilang side, doon sa Genesaret. So, ano naman meron doon sa Genesaret? So, dito po natin mababasa yung story na kung saan merong isang woman who is sick for 12 years because she has a blood issue. Amen? And there's also yung story na kung saan may isang anak ng synagogue leader na nabuhay at binuhay, you know, binuhay ni Jesus. So, if you will look at that, all of this happened in just one chapter. Luke chapter 8. So, what does this chapter tells us? It tells us this, that Jesus has the power over the storm. Jesus has the power over demons. Jesus has the power over sickness. And Jesus, our Lord, has the power over death. At ang higit sa lahat, nananahan po si Lord sa inyo ngayon. The same God that has the power over the storm, the demons, the sickness, and death is living inside of you. Ang question ko sa inyo, bakit kayo natatakot? Now, so doon po yung background ng Luke chapter 8. Now, I will pick up my topic for this afternoon in verse 40. Yung pong verse 40, medyo mahaba po yung reading na to. So verse 40 hanggang verse 56 po yung ituturo ko po sa inyo. Pero to summarize that, I want you to watch this short video para to summarize everything. Para, and then after that, babasahin ko na lang po yung karuktong from verse 49 until verse 56. Po, yung Betamax ba natin? Ready na? Alright, so makakapunod po tayo sa Betamax. 1, 2, ready? Right, so tutuloy ko po yung story. I'll just read it. So ang nangyari po after nyan, verse 49, while he was still speaking to her, a messenger arrived from the home of Jairus, the leader of the synagogue. He told him, "Your daughter is dead. There is no use troubling the teacher now." But when Jesus heard what had happened, he said to Jairus, "Don't be afraid. Just have faith, and she will be healed." When they arrived at the house, Jesus wouldn't let anyone go in with him except Peter, John, James, and the little girl's father and mother. Then the house was filled with people weeping and wailing, but he said, "Stop weeping. She isn't dead. She's only asleep." But the crowd laughed at him because they all knew she had died. And then verse 54, then Jesus took her by the hand and said in a loud voice, sabi kasi loud voice, "My child, get up." And at that moment, her life returned and she immediately stood up. Then Jesus told them to give her something to eat. Her parents were overwhelmed, but Jesus insisted that they not tell anyone what had happened. Amen. Praise the Lord po sa pagkabasa ng kanyang salita. Alam niyo, kaya ako po nilagay po yung film na yon. Because whenever I read something in the Bible, because I'm a visual person, gusto ko po na-visualize ko yung nangyayari because sometimes, you know, we just browse. Nasanay po kasi tayo nagbabrowse lang sa social media. You know, we just skip, browse. We just read one or three line, then skip, browse. Sometimes nagagawa natin sa Bible yon. So I try to push myself and, you know, make me pay more attention to what I'm reading. And sometimes yung visual, it really helps while I'm reading. Ah, ganito pa lang. Kasi on visual, kapag napanood mo, there's the emotion in it, right? Minsan kasi pag binabasa lang natin, and a woman touched the helm of the cloak of Jesus, and she was healed, blah, 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 blah. And that's it. Sometimes, but if you watch it visually, makikita mo yung emotion. Yun pala yung nangyari. Although it's not 100% exactly what happened back then, but at least, you will feel that you're parang ikaw yung nandun sa situation na yun, right? I want to point out two things on these two miracles. If you remember, there's two miracles happen here. The miracle of the healing of the woman who has an issue with the blood and the miracle of raising a dead, you know, daughter back to life. I want to highlight two things here. First, of course, the man who believes that Jesus can heal his dying daughter. And a woman, and a woman who have tried every other means to be cured of her issue of the blood. No. And both of them
turns their attention towards Jesus. Magkaiba sila ng issue, they have a different miracles, but both of them turn their attention to Jesus. Now, by this time, alam na po natin si Jesus, nag-viral na po siya. Alam niyo, bago pa man nauso yung viral, nangyari na po kay Jesus yan. Kahit wala pa pong social media that time, nagba-viral na si Jesus. Amen? Because he already built this reputation that, you know, he's a good teacher. Kapag nagturo siya, talagang thousands will sit in front of him just to listen the message. No? Tapos, alam nila that he's a great prophet. Alam nila that he's a healer. At nagit sa lahat, punta tayo kay Jesus kasi mayroong libreng pagkain. Nagpapakain yan. You know? Kaya if you will look at the statistics maybe on this, you know, crowd of people following him, hindi naman doon actually lahat may kailangan kay Jesus eh. Maybe hindi naman doon lahat gustong magkaroon ng miracle. Maybe hindi naman doon lahat gustong makinig ng message sa Jesus. Maybe some of them nagugutom lang. Sunod tayo doon, no? Nagpapakain daw si Jesus. Isda at saka tinapay. Sarap yun, no? So, all of these things that he did, no, so more people heard about him, and the more people have become curious about him. The more people heard testimonies about him, the more people that wants to come around to see him, kung ano yung talaga yung gagawin niya. You know, I want to point out something here. It's one thing to know that someone is coming. Kaya po kasi maraming crowd dito. Nung, tandaan nyo po, bumalik po sila dun sa kabilang side, no? Pagdating nila doon, talagang they see this crowd waiting for Jesus to come back. Sa kabilang side, tinaboy siya. Pagbalik dito, nag-iintay sa kanya, large crowd because they want to, you know, like I said, curious to see what he can do or maybe waiting for him to give them free food. So here's the thing that I want to point out. It's one thing to know that someone is coming and it's another thing to have someone anticipate your arrival. Ano ibig sabihin nun? Magkaiba po yung, halimbawa, bigyan ko na example. Halimbawa, magkaiba po yung alam mo na darating na yung Sunday, next Sunday, may church. Parating na yung Sunday. Iba po yung alam mo yung parating na yung Sunday, pero pupunta kaya ako? Medyo, hindi pa man Sunday, parang tatama rin ako sa araw na yun. You know? Siguro pag tinamad ako, hindi na lang muna ako pupunta. Baka umulan! O hindi naman, wala naman daw rain forecast. O baka mainit masyado, ayokong lumabas. Alam mo, parating yung Sunday. Pero iba rin yung ikaw, yung nag-anticipate ka, yes, Sunday na. I'm excited to come to church because I want to worship the Lord, I want to listen to His message, and I want to have fellowship with my brothers and sisters. That's two different things. Alam nilang parating yung Sunday, pero both has different perspective or anticipation on coming. So ganun din po yun. Like I said, yung mga tao doon, waiting for Jesus, gusto lang nilang makita, sino ba yung Jesus na yan? You know, pero meron doon talagang anticipating for His arrival. Sino yon? Andun po si Jairus. He is anticipating for the arrival of Jesus. Sabi po doon sa verse 40 and verse 42, you know, welcome on the other side of the lake, crowds welcome Jesus. Then a man named Jairus, the leader of the local synagogue. So ito pong Jairus na to. Just a background about him. So he's a leader sa synagogue. So ibig sabihin parang isa siyang pastor. So in a modern day, synagogue is their church. So siya yung leader doon. Siya yung pastor. Siya yung nagtuturo. So he is respected in the community. No? But he's anticipating for the arrival of Jesus because he has a need. Ano yung need na? Need niya. His only daughter who was about 12 years old was dying. And as Jesus went with him, he was surrounded by the crowd. Amen. Painom lang po. So yun, si Jairus is the one anticipating for this arrival, pero iba pong tao doon ay, alam niyo yung tinatawag na Uzi at saka Mari? Ano yun? Mga osisero lang? Saka nagmamarites lang yung iba? Ano kaya papakain yan? Ano kaya bibigay sa atin yan? No? Meron daw yan, nagpapagaling daw yan. Tingnan nga natin kung hahaba yung kamay o makakalakad ba yan? O yung bingi makakakita?
Yung bulag makakalakad. Talaga naman nakakalakad ang bulag at nakaka... Anyway, so... Pero isa lamang po ang may request sa kanya on his arrival, which is Jairus. So ano po yung sinasabi sa atin sa verse na to? The truth is, napakarami pong tao that want to be around with Jesus. Marami pong tao kilala si Jesus. But very few people wants to have an interaction with Him. We live in a culture na kung saan people like the idea of Jesus. Oh, alam ko yun si Jesus. Siya yung nakapako. Pag nakikita ko, nagpupunta ako sa simbahan, tapos may malaking picture, nakaganon siya, hindi ko alam yung hand sign niya. Tapos nakapako siya, tapos maganda yung background niya, may bigote, guwapo, yun lang. Pero when it comes to actually having an encounter with Him, people put boundaries. Ay, punta ka sa church, no? Tara, worship natin Jesus. Ay, hindi, okay na ako. Magdadasal naman ako eh. Tara, punta tayo dito sa Bible study, magbasa tayo ng Bible. Ay, hindi, okay na ako. Okay na ako, kilala ko naman si Jesus eh. Nagpe-pray naman ako sa Kanya. Ay, kita niyo po yung point? Maraming tao kilala si Jesus, pero none of them wants to have an interaction or to have a deeper encounter with Him. They want to put boundaries. Kaya po natutuwa po ko rito. Tayo po, kayo po, no, nagagalak ako, nagagalak kami. Kayo po ay nandito ngayon sa hapong ito. Kung meron man nag-invite sa inyo, pinaunlakan nyo yung nag-invite sa inyo. Amen. Kaya po na huwag po tayo titigil sa pag-invite. Maybe who knows, it's the Holy Spirit who's going to speak to them. Ang trabaho lang po natin is to invite and to share. Amen? So nakita po ni Jesus, ang large crowd, nakita niya, wala naman tong request kay Jesus eh, pero ako itong may request kay Jesus, sabi ni Jairus, no? Kaya po nung lumapit siya kay Jesus, pwede pa Lord, pumunta ka sa aming tahanan kasi yung nag-iisa kong daughter ay may sakit at malapit ng mamatay. No? As if yung itinerary ni Jesus during that day is not full enough. I mean, nabasa po natin yung buong chapter ng Luke chapter 8, ang dami pong naganap, ang dami nangyari. And I'm sure Jesus already planned His itinerary for that day. But here we are, a man approached Him and asked for His attention. And Jesus, the kind man as He is, and He says, sabi niya, okay, I will come to your house. Isn't God good? Napakabuti po ni Lord, no? Imagine yun, the King of Kings, the Lord of Lords, the God of the universe has taken the time to listen and pay attention dun sa request ng isang taong ito. Meron ba dito natutuwa na kapag nagre-request tayo o may prayer tayo kay Jesus, nakikinig siya sa atin? And He pays attention and He listens to us. We worship a God that listens to our prayer. Let me tell you this. Kung ginawa ni Lord yun kay Jesus, kung ginawa ni Jesus yun kay Jairus, He can do it also to you today. Kung si Jairus nag-request at si Lord at nag-pay attention, ganoon din po sa'yo. Because anak ka rin ng Diyos. Sabi ni Jesus, okay, I will come. And He went with Him. And surprisingly, nakatuwa po, yung crowd sumunod. Di ba? Sabi, okay, Jairus, let's go to your house. Sunuro naman sila lahat. No? It's not like si Jairus, oh, tara, dito na lang tayo para maiwasan natin yung crowd. Hindi. Sumunod sila sa kanila. Imagine niyo those strangers following them, coming to the house of Jairus. Di ba? Kung ikaw yung may bahay, sino ba itong mga taong ito? Magpupunta ito lahat sa bahay ko? You know? Maybe kala nila baka magpakain doon. Sumunod tayo. You know? Talagang yung iba gusto lang pong makakain. No? As they went along, sabi nung sa verse 43, habang naglalakad sila, no, a woman in the crowd had suffered for 12 years with constant bleeding and she could not find a cure. Okay ba yung audio natin dito? Kasi may grounded yung audio natin sa ano. Now, ito pong woman na to, wala pong minention na story about her, yung background po niya, you know,
Hindi lang po natin alam yung full story kasi hindi naman po nasulat sa Bible. Ang alam lang po natin ay yung kanyang current condition. Ano yung condition na meron siya? Ano raw? She is bleeding constantly for 12 years. She is bleeding for 12 years. Not 12 minutes, not 12 hours, not 12 days, not 12 months, but 12 years. As a Jewish woman in this culture, because of her condition, actually, she is considered ceremonially unclean. Which means for 12 years, sa panahon natin, itong woman na to, ay hindi pwedeng makasalamuha o makipag-fellowship kahit kanino man, hindi siya pwedeng pumunta o pumasok o tumuntong sa church para mag-worship because of her condition. She was labeled an outcast and unclean. At kung the time, during the time na siya maglalakad sa town, sa community, mag-a-announce siya, sisigaw siya, unclean, I'm unclean. Parang sa gayon, yung mga tao makakasalubong niya, iiwas sa kanya intentionally kasi they don't want to be associated with her. They don't want even to touch her kasi magiging unclean din sila. Imagine the situation she has for 12 years. She cannot stop the bleeding. She has no control over it. As a man, sa mga lalaki rito, obviously, hindi po natin maintindihan physically kung ano yung na-experience ng babaeng ito, right? Pero just for have to understanding, all of us in general, no, imagine kung ikaw o kahit sino man sa inyo, meron kang hiwa rito, may sugat ka, deep cut, and it's bleeding, and ayaw gumaling, ayaw matuyo, a wound that would stop bleeding. Can you imagine how you will plan your activity every day? Nagpatingin ka na sa pinakamagaling na doktor, nagpahid ka na ng ointment, ng cream, kung ano-ano pa, ginastos mo, pero hindi tumitigil o humihilom yung sugat patuloy sa pagdugo. Gaanong karaming gasa o cotton ang dadalin mo kapag kalalabas ka? Gaano katagal ka pwedeng mamalagi sa labas? Kasi you are, iniisip mo na ko, baka tumagas ng matindi yung dugo. Nakakahiya pag may nakakita sa akin. And every time you will go out, you need to find a washroom para na sa gayong magpalit ka ng cotton o ng gasa sa sugat na yon. Imagine the condition of that woman. And she's experiencing that for 12 years. I don't know, maybe baka meron po ritong similar condition. No? Hindi po yung nilodugo. Maybe you have something, condition sa katawan mo, maybe inside or outside na you cannot control for so many long time. Iniinda mo, dinadaing mo na. No? And it's frustrating. And you've tried everything. And then you heard Jesus that He can do miracle. I want to declare this to you. Kung meron man sa inyo, sa family nyo, kaibigan nyo, having the same condition or issue, today, you will receive the miracle. Amen. Today is the day you will receive the miracle. Just have faith. And this woman, she tried everything. No? Sa lahat ng kanyang sinubukan, sa lahat ng kanyang binalak, walang naging successful. And then she heard about this man, Jesus, who can heal any sickness. Narinig niya si Jesus. Kaya ang ginawa niya, you know, dali-dali siya, napanood na po natin sa film, dali-dali siyang sumingit doon sa crowd, kahit maraming tao. Because for her, this is my last option. Jesus is my last resort. And you know what? Maganda sana kung si Jesus yung ginawa niyang first option eh, right? Di ba gumaling na kagad siya? Pero hindi eh. She made Jesus as her last option or last resort. Sino dito ganun din minsan tayo? And as I'm speaking, kahit po ako ganun minsan. Gagawin ko na lahat, my way, diskarte ko, paraan ko, plan A, plan B, plan C. Kapag wala, then kay Jesus. Ganun tayo, right? Yes?
And sometimes kapag nagpapa-advise tayo or nagpapa-counsel tayo, minsan papagalitan pa tayo. Eh kung inuna mo na si Jesus, na-experience na mo ba yun? Ganun talaga yung mga tao eh. Here's the good thing about our Lord. Alam niyo si Jesus hindi na-offend. Kahit ako yung iyong last option, that's not an issue with me. The point is, ang gusto ni Jesus, lumapit ka. It's either you make Him the first, it's either you make Him the last, it doesn't matter. He is not offended. Yung mga church leader lang minsan na na-offend. No? Hindi mo kasi sinunod yun, sinabi ko sa'yo eh. Ayan, nangyari sa'yo. Nagka-problema ka na nga, sinabon ka pa. No? But our Lord Jesus is not like that. He was not offended by it. Because the truth is, for many of us, the only reason why we came to Jesus is because we find or we come to an end of ourselves. Kaya po naman tayo lumapit talaga kay Jesus is kasi wala na tayong option eh. Kapag ka naman all is well sa inyo, sino ba dito binalak? Pupunta ako sa UAE at hahanapin ko yung Grace Unlimited na yan at mag-church ako. Wala. Hindi ko naman plinano na pumunta sa UAE. Pupunta ako sa Dubai at magpapastor ako. No. Ang plano ko rito, tutugtog ako sa banda. Pupunta ako sa Dubai kasi malaki ang sweldo pag tumutog ako sa bar. But God has a different plan. Wala naman ganun eh. I find the end of myself eh. There's nothing I cannot do anymore but to trust and believe in Him. Saan niya ako dinala? Dinala niya ako sa right way, sa tamang landas, at naiba ang direction ng buhay ko. And I'm still enjoying playing. Buti pinapatugtog pa rin ako ni Paul sa worship team, no? Kasi I still... It's my joy to play instruments, no? Nagtuturo ka na ng Word of God, nakakatugtog ka pa, di ba? Minsan yung anliit lang ng perspective natin sa plano natin, but God has a different plan. So, He will never be offended. Kahit gawin mo siyang last resort mo, walang problema po eh, Jesus. Amen. Now, this woman is about to break protocol. Bakit? Alam niya na she couldn't be there. Alam niya hindi siya pwedeng makihalubilo sa dami ng tao. Alam niya na hindi niya pwedeng hawakan ang good teacher na si Jesus. Kasi pag lumapit siya at hinawakan niya si Jesus ay magiging unclean. And Jesus will also be banned dun sa community. Alam niya yon, but she breaks protocol. In her heart and mind, I don't care. I know the whole crowd is around him. Maraming press, nagpe-press sa kanya, maraming sumisiksik, maraming gustong lumapit kay Jesus, but I don't care. I'm not interested in pressing. Ang gusto ko ay mahawakan si Jesus. Kahit mahawakan ko yung something na touching, kahit di ko mahawakan yung flesh niya, mahawakan ko yung something that touching him, it's good enough for me. Imagine the faith meron nitong babae niya to. Amen? Sabi din sa verse 44, she come up behind Jesus and touched the edge of his cloak and immediately her bleeding stopped. Just one touch. Hindi po niya dinamba si Jesus. Oh, si Jesus... Hindi niya ginanon. Hindi rin niya hinila yung legs ni Jesus. Halika nga rito, Jesus. It's just one touch. One touch. And she know she was healed. Alam niya, kasi for 12 years, alam niya yung feeling ng bleeding. And right after she touched, the bleeding stopped. I want to take time on this verse and explain something. No? Alam ko po maraming tao na gusto maging close kay Jesus. They want to press in. Right? Gusto nila, I want to be close with Jesus. Alam niyo yun? Diba? Meaning, you know, if they want to press in, meaning they want to be close to Jesus, sabi nila, alam niyo yun, diba? Magpe-pray ako ng napakahaba because when I'm praying, I feel closer to God.
Well, hindi ko sinasabi na huwag kayo mag-pray ng mahaba. You know, praying is good. No? Sabi naman ng iba, I want to donate something. I want to donate money. I want to donate this. I want to donate that. Because when I'm donating to the church, when I'm giving to the church, I feel like I'm closer to God. But maybe this is not about pressing in. Perhaps this is about touching. I know we cannot touch Jesus, no, because he's not here physically. But ibig sabihin po nung touch here, spiritually, sa atin, sa panahon ngayon, is to have an encounter with Jesus. Iba po yung gusto mo lang maging close. Ah, kasi gagawin ko to para maging close ako. Pero iba yung meron kang sa heart mo na, you know, I want to have an encounter with Jesus. I want to have the touch of God. I want to have the touch of heaven. I want to have the touch of His presence. Yun po yung touching, ibig sabihin ng touching doon. To have an encounter with Him. Touching God is to have or to feel His presence. Marami pong tao, people concerned lang sa pag-press in. Gustong maging malapit. Pagka malapit na kay Jesus, sometimes, feel kong mag-pray, I will pray. Feel kong magbigay, I will give. Feel kong mag-worship. For them, it's just a feeling. Paano kung hindi mo na-feel? Sige, kaliwali muna, Lord. Busy ako eh, you know. Pero yung touch, yung encounter, hahanap-hanapin mo yun. Kaya every Sunday, alam mo may worship, no? Automatic yon sa akin, automatic yung katawan. Kailangan pumunta ako sa church. Because I want to have a touch of His presence. I don't know about you. Kung mas gugustuhin nyo lang yung feeling, based on your feeling, or you really want to have an encounter with Jesus. Just like this woman. Just one touch changed her condition. From her condition here, a touch, an experience of His presence changed her situation. Ganon din po tayo. Kung gusto mong magkaroon ng maiba yung situation mo, whatever you're experiencing right now, mas naisin mo ma-experience ang presensya ni Lord. Amen? One touch. Ang dahil po nakapaligid kay Jesus, siksikan ng mga tao. No? Lahat sila nagpe-pressing in, nagtutulakan. You know, I remember, na-experience na po ba yan maging human sardine? Yung mga nagte-train dito. You know? Yung amoy nila, napunta na sa amoy mo. Bagong ligo ka, paglabas mo, same-same na kayo. Wow, sana hindi na ako naligo. You know? Ganon din pala magiging amoy ko, right? Ganon din po yung situation dito, siksikan sila. Of course, maraming humahawa kay Jesus, maraming na-touch kay Jesus. Pero alam ni Jesus, one touch that is so sincere and full of faith. Ang daming humahawa, pero hindi napahinto sa Jesus. Lakad pa rin sila, ang daming nagsisiksikan. Pero one touch that has full of faith, stop him. Sabi niya, who touched me? Who touched me? Alam ni Jesus kung hinahanap mo talaga siya sincerely and with faith. Iba rin yung nakapunta nga sa church, baka nandun si crush. You know, makapunta nga sa church, baka meron akong mautangan doon. Makapunta nga sa church, baka magpa-pizza si Brother Gary. Happy birthday! Alright! Sakto! Pero iba yung sincere. Alam ni Jesus, I want to be there because with no any agenda, I just want to worship and experience my God. Alam ni Lord John. Alam ni Lord. Well, no, sabi ni Jesus, who touched me? Lahat sila nagulat. Why we stop? No, sabi ng mga disciple, okay ka lang, Jesus? Ano nangyari sa'yo? Ba't tayo may stop? No? Sabi po sa verse
45 niya, who touched me, Jesus asked, everyone denied. Nag-deny sila. Baka siya, Lord. May umawak sa'yo, you know. Master, this whole crowd is pressing up against you. But Jesus said, someone deliberately touched me, for I felt the healing power go out from me. Imagine Jairus. Bigla huminto si Jesus, no? Kaya ikaw si Jairus, ano ba naman, Lord? Pwede ba mamaya na yan? Ako yung unang nag-request sa iyo eh. Yung anak ko malapit na mamata. Imagine yung, di ba? Ikaw si Jairus. Balikan na lang natin mamaya. Alamin na lang natin mamaya kung sino talaga yung umawak sa iyo. Then imagine the condition of the woman. No? After niya mahawakan si Jesus, all of a sudden her healing, she received the healing. Ang sabi niya, kung pwede lang makaalis dito. Kasi nagtanong si Jesus, who touched me? Hindi natin alam kung galit siya o kung he was offended. Sabi niya, who touched me? Kung ikaw yung babae, tago na lang siya. Dahil tao eh. No? Pero sabi doon sa verse 47 and 48, when the woman realized she could not stay hidden, yun, hindi na siya maka-exit kasi ang daming crowd. She began to tremble and fell to her knees in front of him. The whole crowd heard her explain why she had touched him and that she had been immediately healed. And sabi ni Jesus, daughter, he said to her, your faith has made you well. Go in peace. Can you imagine? Not only she get to touch Jesus, but she also get a word from our Lord. Ano yung word na nareceive niya kay Jesus? Daughter. For her, it's something important. Because all her life, she's outcast. Walang gustong lumapit sa kanya. Walang gustong makipagkaibigan sa kanya. And here we are, attached from Jesus, and she got a word. Now, daughter means family, belonging. Now, na-receive niyang word, I now belong to a community. I now belong to someone that who calls me daughter. Ganun po kay Lord. If you want to have a real, genuine encounter with Him, you will receive yung blessing and then a word from Him. Amen. Amen. Now, while they are rejoicing, people at Jairus' house, just give me 5 minutes, let's say, I will close. People at Jairus' house start weeping because in that time that took Jesus to stop and to heal that woman, the same time that the daughter of Jairus died. Yung tagal na nilagay ni Jesus sa pagpagaling nun sa babae is the same time na namatay na yung anak ni Jairus. The woman received her healing with the issue of labad for 12 years. And here we are, an update news from a younger 12 years old girl has died. 12 years. What's the point here? Sometimes we had to hold tension of celebration and grieving at the same time. Ano po ibig kong sabihin? Sometimes nandun tayo sa wilderness season. And sometimes, meron din tayong promised land season. Sometimes we are holding the reality of two things, that while everything is good, everything is blessed, everything is well in our life, at the same time, sometimes there's not good happening. A woman goes away with her healing while the other died. That's life. Minsan nabe-bless tayo, of course, minsan hindi. Minsan kinakapos din, right? Minsan magaling tayo, minsan nagkakasakit din tayo, right? That's life. Kasi kapag palagi kang mayaman, palagi kang maraming pera, eh baka may kasali ka na sa sindikato. Hindi natin alam saan nagagaling yung pera mo. Hindi naman din po pwede. Of course, palagi tayong magaling. Walang sakit. Of course, nakakasakit tayo. Sinisipon, inuubo, nilalagnat. You know?
The point is, whatever's happening to you right now, huwag kang bibitaw kay Jesus. Kasi minsan kapag sobra tayo nabe-bless, oh Lord, I'm so blessed, I will go here, I will enjoy my life, you know, mamaya ka na, Lord. Minsan naman kapag kakapos tayo, nagkakalit tayo kay Lord, ba't ako, ba't ganyan, ba't kulang, ba't ako, ba't hindi siya. Di ba? The point is, lapit lang tayo kay Jesus. Just like Jairus and just like this woman with the issue of the blood. Amen? So sabi nung kasama ni Jairus sa bahay, don't trouble the master anymore because your daughter is dead. Huwag mo nang abalahin si Jesus kasi patay na eh. And maybe Jesus overheard what they're talking. So narinig ni Jesus. Ano yung sabi ni Jesus? I will still come to your house. Don't be afraid. Just have faith. Hear me out on this. Our God is not a one-trick pony. Our God is not a one-hit wonder. Alam niyo po yun? One-trick pony. Ang alam lang niyang gawin is, let's say, ang alam lang niyang gawin is magpagaling ng sakit ng ulo, pero hindi niya kaya magpagaling ng cancer. No, our God is not like that. Or a one-hit wonder, alam niyo yun? Yung mga musicians o singers na sumikat na may isa lang sikat na kanta, then wala na. Our Lord is not like that. The point is, if He did this miracle to this woman, He can do this miracle. He can do a miracle over the life of Jairus. I don't want you to think na kapag kami narinig tayong praise report or testimony or answered prayer dito na nagsusulat, buti pa siya. Di ba minsan nasasabi natin yon? I don't want you to think na siya lang o sila lang ang binibigyan ni Lord ng answered prayer o binibigyan ng miracle. Ito lang grupo na to, let's say, ang merong answered prayer pero ito wala. No, our God is not like that. Look up the screen. What God does for one person, He can do something totally different for the other person. Kung nagawa niya yun ni Lord dito sa kanya, He can do something totally different to you. Because, why? Because our God never runs out of resources, miracles, and supernatural things. Hindi po mauubusan si Lord. You just have to wait for your time. What we have to do is to celebrate doon sa mga tao na answered prayer, doon sa mga tao na nagkaroon ng miracles, ng testimony. Let's celebrate with them and give glory to God. And say, when my time has come, I will be the one who will thank the Lord and testify for His goodness. Hindi, huwag po tayong, siya lang, ba't palagi siya lang? Isang beses nga lang nagsisimba yan eh. Hindi nga yan kasali sa ministry. Eh ako ito palaging nag-church. No, hindi po tayo ganon. Huwag tayong mainggit sa kanila. Because hindi po ibig sabihin, nagbigay ng attention si Jesus dun sa woman, ibig sabihin, kinalimutan niya yung anak ni Jairus. Remember what He said? I will still come to your house. Don't be afraid and have faith. Ganon din po tayo. Makarinig natin yung testimony nila, marinig natin yung answered prayer nila. Sabihin mo lang sa sarili mo, I will not be afraid, I will have faith, and wait for my turn when God will bless me. Sige, palakpakan mo si Lord. Meron at meron siyang nakalaang miracle para sa'yo. When God says He's going to do something for you, panghawakan mo yon. If God has a promise in your life, panghawakan mo yon. Don't get upset when you hear somebody else's testimony being fulfilled. Amen. Hindi po yung ibig sabihin, kinalimutan ka ni Lord. No. It's an indication na malapit na ikaw na yung susunod. Amen. Just like what He did to Jairus. So they arrive at Jairus' house. Malapit na po matapos. It's a crazy and chaotic scene there. Alam niyo po, to, nung araw po, sa kanilang tradisyon,
in their culture, they actually hire people to weep with those grieving people. Anong tawag doon? Hindi lang ladies, may men. Crying men and crying ladies. Bayaran po sila. No? Na iiyak sila ron. So, kayo, bakit chaotic? Kasi maingay, magulo. Tapos merong musician din doon. They're playing funeral song. Imagine that. Nagfu-flute o kung whatever, tambourine din. May umiiyak. May sumisigaw, weeping and wailing. Gusto nyo pong marinig yun? Kurutin nyo si T-Ben. Paiyakin natin, no? Tapos tapatan natin ng mic. Parang ganun, maingay, magulo, nag-iiyakan sila. Oh, nakisama si paring Noah. Parang ganun, no? Kinurot nga, baka mamaya. Parang ganyan, no? Multiply nyo ng 10 times yung volume. They are crying and shouting. And then when Jesus arrived at home, sabi niya, stop crying. She is not dead. She's just asleep. Here's how you know na fake itong mga taong ito. Fake sila. Because as they were, umiyak na talaga sa likod. As they were crying before dumating si Jesus, and when one statement, isang statement lang kay Jesus, sabi niya, she's not dead, she's just asleep. All of a sudden, they start laughing. Ikaw ba naman yun? Kanina umiiyak at totoo ba yung sinabi mo? Tapos bilang nagtawanan sila. So it's really fake. Here's the thing that I want to point out here. As sabi ni Jesus, take these people out, di ba? Pinalabas si Jesus itong mga nag-iiyakan na to. Go outside, get out of the house. I don't need people who doesn't have faith. So pinalabas si Jesus. So ang naiwan po dun sa house, si Jesus, si Peter, si John, si James, si Jairus, at si Mrs. Jairus. And of course, the dead daughter. Now here's what God wants to tell us from this passage. Sometimes we have to let, medyo harsh, sometimes we need to let out people who doesn't have faith in God in our life. And keep those people who will stand with you no matter what, people will encourage you, and people who has the same faith as you. Pinalabas si Jesus yung mga walang faith, yung magugulo, maiingay. Kanina umiiyak, biglang nagtawanan. At pinaiwan lang niya sa loob yung mga tao that has the same faith as him. Minsan ganun sa buhay natin, you know, minsan, yes, they'll be with you, basta merong handaan, o tara, punta tayo, may kainan, sasamahan ka ng mga kaibigan mo. Pero the moment that you express your faith with them, alam mo, I'm a born again Christian, let's come to church, they will laugh at you. At totoo nga, di ba? Ikaw nga yung malakas uminom nung araw eh, di ba? Ikaw yung kumakahitit ng sigarilyo, isang kaha, isang oras. They will laugh at you when you start expressing your faith. There are those people in our life like that. Medyo harsh, but if will not help you, it's best to let them out. But when the right time comes, if you can minister with them, do it. Baka maybe you can also express your faith with them. Baka makakilala rin sila kayo. But the moment na kung saan, kailangan mo ng encouragement, kailangan mo ng support, having people the same faith as you is important. Kasi they will understand what you're going through and they can even give you words that is aligned with what the Word of God says. Amen? And then on verse 54 and 55, then Jesus took her by the hand and called out, child, get up. Her spirit returned and she got, tapos na po ito, no? And she got up at once, then he gave orders that she'd be given something to eat. Now I want to highlight something here. Sabi ni Jesus doon, he took her by the hand and called out. Everybody say, called out. Tinawag niya yung child. And then the child get up. Bakit niya tinawag?
You see, alam niyo si Lord, kaya po importante na we surrender our life to Jesus, to our Lord. Meaning yung spirit and soul natin, we accept Him as our Lord and Savior, yung spirit natin will be born again. We need to surrender. Kasi si Jesus, no, nung tinawag niya, alam niya yung soul, yung spirit nung bumbatang ito, ay alam niya kung nasaan. You know, alam niya na itong bata na to talagang natutulog lang because her spirit is just left the body. No, I'm not talking about New Age here. I'm not talking about, you know, some mysticism or things. Because alam ni Jesus, nakikita niya, alam niyo na, pag-aralan natin, we are a triune being, soul, spirit, and body. Alam ni Jesus yun, nakikita niya. Kaya nung tinawag niya yung spirit, binansin doon, no, called out. Alam niya kung nasan yung spirit, and then the child get up. The point I'm trying to say here is, alam natin, dapat alam natin kung saan yung buhay natin. Kanino ba natin yung binibigay yung buhay natin? Bigay natin kay Lord. Surrender natin kay Jesus. Because He holds the keys to life and death. Sabi po sa John 14 and verse 6, Jesus is the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through Him. Sabi rin po niya sa Romans chapter 10 and verse 9, if you confess with your mouth that Jesus is Lord and believe your heart that God raised Him from the dead, you will be saved. I'm so blessed with this message and I'm hoping that you're also blessed. Even the time when I'm studying it, the whole series, napakarami po kong tayo matututunan in the next 3 weeks. Yung mga next topic po, napakagaganda rin. Because every time, you know, we heard praise reports here, testimonies or answered prayer, it really gives us, you know, the reason na talagang si Lord ay gumagawa pa rin ng miracle. Even today, doon po sa prayer group po ng church, sa intercessors group po ng church, napakarami po doon humihingi ng prayer request. And at the same time, ang dami po doon na answered prayer. Because God can still do miracles. If He did that miracle back then, He can do it also today. I want to end this message by infusing faith sa inyong lahat. I hope na na-stir up po yung faith natin. Amen? That whatever you believe in God for, do not give up hope. Ito pong babaeng bleeding for 12 years, hindi siya nawala ng pag-asa. Itong si Jairus, kahit na-receive niya yung news that her daughter is dead, he didn't lose hope. Because they believe that what God has promised to them, He can do it. Kung i-open lang po yung heart natin kay Lord, sa word ni Lord, have faith in Him. If He can do it, Jesus can do it to them, He can also do it to you. Don't be afraid. Just have faith. Amen. Can you all stand up, please?